Tumungo po tayo sa update sa ating pagbabakuna. Mabuting balita po dahil as of June 20, 2022, more than 70 million na sa ating mga kababayan or 77.85% na ng ating target ang bakunado na laban sa COVID-19. Sa kabilang banda, bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela, halos 9.5 million na ng population age 12 to 17 years old at halos 3.3 million children aged 5 to 11 ang vaccinated na against COVID-19. Nasa almost 14.8 million naman ang bilang ng mga kababayan na piniling maging manatiling protektado dahil nagpa-booster na sila. Samantala, more than 682,000 healthcare workers, senior citizens at immunocompromised at with comorbidities ang nakatanggap na ng kanilang second booster shots. Upang masiguro po ang proteksyon at para sa patuloy na pagtatag ng ating wall of immunity, let's get the job done na sa lalong madaling panahon. Mabuting balita rin, lalo't higit pa para sa ating mga kabataan at kanilang mga magulang dahil maari na pong magpaturok ng booster shots ang ating adolescent population age 12 to 17 years old. Noong June 14, inaprubahan ng Philippine Food and Drug Administration ang Emergency Use Authority ng bakunang Pfizer bilang booster shots para sa youth age 12 to 17 years old. Noong June 16, nirekomenda ng Health Technology Assessment Council. Kaya naman, ang ating mga immunocompromised 12 to 17 years old na tumatanggap ng cancer treatment for tumors or cancers of the blood, sumasailalim sa organ transplant, nakatanggap ng stem cell transplant within the last 2 years, may moderate or severe primary immunodeficiency, merong advanced or untreated HIV infection, may active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs, mga nagdadialysis, those living with autoimmune disease and treatment with specific immunosuppressive medications, at individuals diagnosed with conditions considered to be immunocompromised kagaya ng nakakaranas ng malnutrisyon, ay maaari na pong tumanggap ng kanilang booster shots matapos at least 28 days ng kanilang second dose of their primary series. Ang iba pong mga kabataan 12 to 17 years old ay isusunod na rin po soon, maybe by next week or a couple of days after the immunocompromised. Gusto lang po nating ayusin ang pagpapatupad at gusto nating maiuna muna ang immunocompromised children. So please get the job done para balik eskwela na tayo at talagang maigi para sa kanilang physical at mental health. Para pa naman po sa ibang mga paalala ng ating kagawaran, next slide. At dahil nagkaroon tayo ng bahagyang pagtaas ng kaso, muli pong tanong, dapat na nga ba tayo makampante sa Alert Level 1? Ay sagot, hindi po. Para patuloy po nating ma-enjoy ang mobility, lalo higit ang kagandahan ng outdoors, una sa pagiging bida ay be, wear your best-fitted mask. Remember, mask is a must. Pangalawa, yung pag-a-isolate when sick para maiwasan ang possible further transmission ng virus. Pangatlo, double up your protection with vaccines and boosters para less disaster. At panghuli, ensure good airflow para nasa mas magandang paghinga. Ang pagsunod po natin sa minimum public health standards ay kasama sa ating paglalakbay tungo sa ating new normal. Kaya po isabuhay natin ang minimum public health standards upang hindi na po tayo ma-escalate to a higher alert level like alert level 2 or 3. Sama-sama po tayo maging bida and pledge to be a healthier and safer Filipinas. Kahit sino ay maaring madapuan ng wild diseases o yung waterborne infectious diseases, influenza, leptospirosis or dengue, lalo ngayong pagbunsod ng tag-ulan. Kaya naman po, naririto ang mga maaari ninyong gawin upang maiwasan ang mga ito. Kung binabaha po ang inyong lugar, iwasan pong magtapon ng basura kung saan-saan. Gayun din, iwasan niyo po ang paglusong sa baha. Kung hindi naman maiiwasan, magsuot po kayo ng bota. Iwasan po kayong uminom ng marumi at kontaminadong tubig, hindi lamang tuwing may baha, kundi sa pang-araw-araw. Mabuting alalahanin din po natin ang 4S dengue strategy na search and destroy possible breeding grounds, secure self-protection, seek early consultation if sick, at support spraying and fogging. Ugaliin din po ang palagiang pag-uugas ng kamay, pati po ang pagpapakulo ng tubig na iinumin at least 3 minutes
kung hindi po kayo siguradong malinis ang pinanggagalingan ng inyong tubig. Para rin po sa ating mga kababayan natin binabaha ang lugar, lagi niyo pong ihahanda ang inyong mga go bag na may mga damit na maaring pagprotekta sa lamok sakaling kailangang lumikas. At kung posible, magpabakunan na rin laban sa trangkaso or flu. Iba na ang maagap, sama-sama po nating pigilan ang wild diseases and let's enjoy the rainy season ng ligtas at malusog. Ngayong buwan po ng Hunyo, let's celebrate all kinds of love during Pride Month. Tuldukan natin ang stigma at iba't ibang uri ng diskriminasyon, lalo higit ng pang-aabuso sa ating mga kababayang bahagi ng LGBTQ+ community. At bilang precaution, ugaliing gumamit ng condoms at lubricants ng wasto tuwing nakikipagtalik. Ugaliin din na makapagpa-HIV test upang mas panatag ang ating mga loob. Tandaan, laging naririto ang kagawaran ng kalusugan upang maghatid ng serbisyong pangkalusugan. Kasama na rin po dito ang paalala natin for our mental health. Mas maging mabuti at open-minded para sa better at healthier Pilipinas dahil tandaan, kagaya ng buwan ng Hunyo at ng ating LGBTQ+ community, health is pride. Bago po tayo magtungo sa ating mga huling paalala, bukas, ika-23 ng Hunyo taong 2022, ipinagdiriwang po ng Kagawaran ng Kalusugan ang ika-124th anniversary nito. Nagpapasalamat po kami sa lahat na patuloy na sumusuporta sa bawat programa ng Department of Health, lalong-lalo na ngayong pandemya. Ang mas maluwag po nating mobility ay utang na loob namin sa ating mga healthcare workers at higit sa lahat sa ating mga kababayang nagtitiwala sa ating mga programa kagaya ng Res Bakuna, Bida Solusyon at marami pang iba. Makakaasa po kayo na lagi't laging naririto ang kagawaran para sa mga pangangailangang pangkalusugan ng bawat Juan at Juana. Mula po sa Kagawaran ng Kalusugan, pasasalamat, pagpupugay at pagpapatuloy tungo sa universal healthcare. Bago po tayo magtungo sa ating mga katanungan, here are some reminders. Bagamat tayo po ay nakakakita na ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 nationally at karamihan sa ating mga rehiyon, nananatili pong mababa ang ating daily attack rates, ang ating hospital admissions at saka ang utilization natin ng ating COVID beds. Pero dahil patuloy na tumataas ang mga panibagong kaso, muli po nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na patuloy na sumunod sa minimum public health standards kasabay po ng pagbabakuna at pagpapaturok ng booster shots. Ito lamang po ang paraan upang mapanatili nating mababa ang ating healthcare utilization rate at matulungan natin ang ating healthcare workers at ang ating healthcare system. Palagi po tayo maging bida ngayong pandemya, magsuot po tayo ng best-fitting mask, lalong-lalo na po kapag kayo ay pupunta sa matataong lugar. Agad na po tayong mag-isolate kung tayo po ay makakaramdam ng kahit na anong sintomas related to COVID-19 upang putulin na natin ang transmission sa ating komunidad. Doblehin po natin ang proteksyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng inyong primary vaccine series at pagpapaturok ng booster shots para sa COVID. At siguraduhin po nating laging maayos ang daloy ng hangin sa mga lugar na ating pinupuntahan. Maliban sa mga ito, pinapaalalahanan din ng Kagawaran ng Kalusugan ang publiko na maging alerto sa wild diseases o yung tinatawag nating waterborne infectious diseases gaya ng trangkaso, leptospirosis at dengue. Mataas ang risk na makuha ang mga sakit na ito, lalo-lalo na ngayong tag-ulan. Iwasan po nating maglakad sa baha. Siguraduhin mag-practice ng 4S dengue strategy, palagian pong mag-uugas ng kamay, siguraduhin malinis ang tubig na iniinom, maghanda palagi ng go bag, at kung posible, magpabakuna po tayo laban sa trangkaso. Napakahirap magkasakit, lalo na ngayong tayo ay may pandemya pang kinakaharap. So that concludes my presentation.